Good day mga ka-sports natin dyan. Alas Pilipinas, nananatiling nasa numero 1 standing pagdating sa AVZ Challenge Cup 2024. Maraming humanga sa Team Philippines dahil sa kanilang ipinakitang angking kagalingan pagdating sa international. Maraming mga malalakas na team ang pinataob na ng Alas Pilipinas. Kasama na nga dito, ang una nilang napataob ay ang Australia team. At sunod niyan ay India. At ngayon naman ay pinataob rin nila ang Iran. Grabe ang kumpiyansa ng Team Philippines pagdating nga sa kanilang games. Akalain nyo, natalo nga nila ang mga malalakas at matatangkad na player gaya nga ng Team Australia. Nahirapan nga ang Team Australia na tapatan ang superstar ng De La Salle na si Angel Canino. Dinaglagan pa yan ng middle blocker na magaling na si Gagate. At narito pa ang ating G Amazing sa kanyang galing nga sa pagsiset ay hindi talaga ito mabasa kahit ng Team India. Nahilo nga sila at pagkatapos nilang manalo sa first set ay hindi na sila pinagbigyan ng Team Philippines. Nagtuloy-tuloy ang angkin kagalingan ng Alas Pilipinas kung saan mga ka-sports ang tatlong team na ito ay sunod-sunod ngang pinabagsak ng Team Philippines. Nasa number 1 standing ang Alas Pilipinas kung saan nga ay masayang-masaya ang mga fans ng Alas Pilipinas dahil nga noon ay maraming nagdududa sa kanilang angkin kagalingan. Pero eto na, finally ay papasok talaga sila sa semifinals. Ayaw man ng mga bashers at ng mga kritiko ng Alas Pilipinas na makapasok sila pero mananatili talaga silang pasok na sa semifinals. Aalamin natin ang buong detalye. Pero bago ang lahat, kung bago ka sa aking YouTube channel, subscribe na. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na! Alas Pilipinas update. Noon nga ay maraming mga nagdududa sa angkin kagalingan nga ng lineup na napili ni Coach De Brito. At inaasahan nga noon ng karamihan ng mga manonood na si Rondina ang magdadala ng Alas Pilipinas. Ngunit nagkamali nga sila sapagkat si Angel Canino pala ang Alas ng Pilipinas. Totoo talagang hinangaan nga maging ang coach nga ng India ay sobrang napahanga nga at napayapos pa kay Angel Canino dahil sa kagalingan nito. Kita naman natin na sunod-sunod talaga na si Angel Canino ang naging player of the game. Dahil nga sa kanyang kagalingan, kitang-kita naman natin na nadala niya talaga ang Team Philippines. At kita rin natin na ang mga set nga ng ating G Amazing ay umiikot. Hindi lang ito nanatili nga sa isang player. Dahil nga sa Aya Laure, si Rondina at kahit si Vanny Gandler ay talagang nakikipagpukpukan na nga. Ipinasok pa si Gandler pagdating nga sa kanilang laban kontra sa Iran. Hindi lang si Rondina ang binibigyan ng bola nga ng ating G Amazing. Maging si Nesperos nga ay ipinasok na rin ni Coach Tosa De Brito kung saan nga napaluha pa nga ito dahil nga hindi na siya naging flower base or paramuti lamang sa bench sapagkat nga ginamit na rin ni Coach De Brito sa loob ng court itong si Nesperos at umani rin ito ng maraming score kung kaya napaluha nga siya. Grabe talaga mga ka-sports, hindi lang talaga si Sisi Rondina na ngayon ang hinahangaan ng karamihan, maging si Angel Canino nga ay talagang nag-shine pagdating sa international. Si Gagate Fifi Sharma ay napalabas rin ang kanilang angking kagalingan ng ating G Amazing. Sa ngayon ay talagang papasok sila sa semifinals at suportahan natin. I hope na magtuloy-tuloy ang kanilang mga panalo. Speaking sa panalo mga ka-sports, hindi ganoon kalakasan ang kalaban ng Alas Pilipinas dahil nga napatumba na nila ang Team Iran, Australia, India, ang Chinese Taipei ay mahinang team yan. So ibig sabihin kapag natalo yan ng Alas Pilipinas ay didiretso talaga sila sa semifinals at nasa number 1 standing sila. At pagdating naman sa Pool B, ang malakas lang na makakalaban ng team ng Alas Pilipinas ay ang Vietnam at Kazakhstan.
So, ibig sabihin may chance na talaga ang Team Philippines na magkaroon ng medalya dahil nga wala ang Thailand na kalaban ngayon, walang China. At dito nga pagdating sa ABC Challenge Cup, aasahan talaga natin na makikipagpukpukan ang Alas Pilipinas pagdating sa semifinals. At hula ko na ngayon pa lang, magkakaroon talaga ng medal ang nasabi nating Alas Pilipinas dahil hindi nga ganoon kalakasan ang mga team na mga nag-join ngayon. Dahil nga inulit ko, wala ngang China at wala nga ngayon laban talaga ang ibang team pagdating sa Alas Pilipinas. Pagdating sa Pool B, Vietnam lang at Kazakhstan ang may laban sa Alas Pilipinas. Pero kayang-kaya talunin ang Kazakhstan ng Alas Pilipinas. So ibig sabihin pagdating nga sa Battle for Gold, ang mag-aagawan na talaga ang Vietnam at Alas Pilipinas. At kung swertihin, baka magkaroon pa ng gold medalist ngayon season ang nasabi nating Alas Pilipinas. Pero hula ko, silver medal ang makukuha nila kasi malakas ang Vietnam. Pero syempre, panalangin na rin natin na makuha nga ang gold medal ng Alas Pilipinas para naman magkaroon ng pride ang Alas Pilipinas sa pangunguna nga ni Coach Sousa de Brito. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.